Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Eto, dito kami Rex sa ano to, Limay Bataan. Nabay, nakatutok daw ho sila mula kanina pa. Ako, salamat ha. At tagahanga ni Attorney Larry Gadon. Eto, nasa linya ng ating komunikasyon via Zoom, ha? Si Senator, former Senator BBM, si Bongbong Marcos. Ha? Naimbag gamalem, BBM, Bongbong Marcos, sir. Magandang hapon po. Naimbag gamalem, Rex. At magandang hapon sa lahat ng tigasubaybay sa atin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Apa, salamat po sa pag-unlock ko sa tawag ho namin. At Senator, ano po yung inyong reaksyon? At sinusuporta na rin ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante yung inyong naunang panawagan na makalabas at makapagtrabaho na yung mga fully vaccinated, Senator. Well, talagang hindi kataka-taka na may ganyan din klaseng development. Mm-hmm. Dahil talaga, nakikita talaga natin na ganyan na rin ang pangangailangan. Dahil, kaya naman natin binabakunahan ang tao para makabalik sila sa normal na buhay, para makabalik sila sa trabaho. Apa? At yung mga nabakunahan na, di dapat bigyan na ng pagkakataon na lumabas na, gawin na lang yung mga kailangan nilang gawin. At para for maraming may mga ilang dahilan kung bakit maganda yan. Mm-hmm. Una, yung mga nabakunahan meron na silang kinikita kahit papaano, at meron silang pambili ng pagkain para sa pamilya nila, pambayad sa mga pangangailangan doon sa kanilang bahay, at lahat ng mga nabakunahan na nandiyan ang pagkakataon na kahit papaano simulaan ang pagbubukas ulit at pagigising ulit ng ating ekonomiya. Mm-hmm. Dahil ang bawat halimbawa sumasahod diyan ng kahit anong nakatanggap sila ng kaunting sahod, mm-hmm, kaunting kita, ay bawat piso na gagamitin nila pambayad nila sa tubig, pambayad, mm-hmm, sa kuryente, pambayad sa sari-sari store, lahat 'yan ay bawat isang piso yan, ilang beses magagamit yan. Apa? Kaya ibig sabihin, sinasabi may mga ekonomista, may tinatawag na multiplier effect. Mm-hmm. Hindi lang ang dagdag sa ekonomiya ay hindi lamang piso, mm-hmm, kung hindi sa bawat transaksyon na dinadaanan ng piso na yan. Kaya yan ang ating hinahabol. Kahit maliit pa lang ang porsyento ng nabakunahan ng DOH, at siguro nasa ang tama yatang bilang isa mga 10-11% ng buong population. Kahit maliit pa lang, pwede na silang magsimula, mm-hmm, doon sa kanilang pagtatrabaho. At pagbigay na nga ng buhay at pagsimula ng mas magbabigay ng sigla ang ating ekonomiya. Kaya napaka-importante na siguro sila yung palabasin na. Mm-hmm. At bukod pa doon, yung mga establishment, yung mga maliliit na tindahan, yung mga restaurant, kung nabakunahan na ang mga staff, nabakunahan na ang mga customer, bakit hindi sila pabayaan na magbukas, mm-hmm, kahit na 30%, 50% kung ano man ang sa palagay ng gobyerno ay tama, mm-hmm, para ulit yung masimulan ulit ang negosyo, masimulan ulit ang mabigyan ulit ng economic activity ang taong bayan. Kaya, mm-hmm, importante yan. Para naman hindi naman tayo nag-aantay. Kasi matagal pa siguro, sinasabi ng iba, antayin natin yung herd immunity. So, ilan pa yun? 60-70% pa yun. Masyado pang matagal siguro bago tayo umabot doon. Hindi naman kaya ng taong bayan na hindi na magtrabaho, na mag-aantay hanggang next year pa tayo, mm-hmm, mag-aantay.
Eh hindi wala, maraming mamamatay sa gutom. Apa. Literally mamamatay sa gutom. Kaya hindi natin siguro dahil may baksina, eh mabigyan na tayo ng pagkakataon na kahit maliit lamang, simulan na natin ang paggising ulit ng ating ekonomiya. Apa. At Senator Bang, bali ano po yung nakikita niyo ng solusyon doon ho sa mga reklamo ho ng mga health workers na posible hong ikakompromiso ng serbisyo, kumbaga doon ho sa mga paggamutan at quarantine facility na nag-aaruga doon ho sa mga pasyente na may COVID-19 ho, Senator? Oo nga eh, malaking problema yan. Lalo na ngayon, dahil ito na yung pinakamalala at malubha na sitwasyon na inabot natin sa COVID. Mas mabigat pa ito kaysa sa nung nakarang taon. Lalo, mas mabigat pa ito kaysa nung Abril. Nung Pebrero, nag-Marso, Abril, tumaas ang infection rate natin. Akala na nga natin, pagkatapos nun, medyo patapos na ito eh. Binalikan tayo nitong Delta variant. At ang numero ng infection ay mas mataas kaysa sa nung nakaraan. Opa. Nagre-record ng 18,000, taas masyado. Sinasabi na nga itong ating mga ospital na pupuno na nga. Paano sila magbibigay ng serbisyo dito sa lahat ng mga bagong pasyente kung kung nagrereklamo ang ating mga nurse, kung nagrereklamo yung ating mga frontliners, kung nagde-demonstrate sila, may demonstration ng frontliner. Dahil hindi nabibigay sa kanila yung pinangako nasa batas sa bayanihan to na sila ay bibigyan ng tinatawag na SRA, yung special risk allowance o para hazard pay nila yan. Apa? Dahil tama rin naman kasi sila'y pumapasok, nagsasakripisyo sila at sila'y pumapasok sa peligro. At imbis na kagaya sa atin, pag nalaman natin may nagkasakit na tayo, lumalayo tayo, sila'y lumalapit, pinupuntahan nila, inaalagaan nila. Kaya talaga naman dapat magkaroon sila ng hazard pay. At hindi maliwanag naman na hindi siguro tayo makakapagbigay ng magandang healthcare sa ating mga kababayan kung hindi kumpleto ang mga staffing ng ating mga ospital. Kaya sinasabi, bukod pa dun, sinasabi ko meron ako sinasabi ko, sana all. Hindi lamang, kasi sa bayanihan to, meron nakalagay dun na exclusivity provision. Yung exclusivity provision, sinasabi, ang bibigyan lamang ng SRA ay yung talagang may pasyente na COVID. Apa? Na yun lamang, basta yung inaalagaan nilang pasyente ay COVID patient. Ngunit sinasabi ko, sana na nga all, sana lahat na sila bigyan niya ng SRA. Dahil pagdating kasi nakita naman natin yung Delta variant, ang bilis kumalat at ang napakadali mahawaan ng Delta variant. Marami tayong nakikita na hindi talaga tinamaan noon. Kaligtas sila sa first wave, sa second wave. Inabutan pa rin itong Delta variant. Wala naman silang ginagawang iba, sumusunod pa rin sa protocol. Kaya talagang delikado yung Delta variant. Bukod pa doon, alam naman natin, marami tayong balita na kapag may emergency sa ospital, hindi lamang yung COVID ward ang tumatrabaho. Pag kulang yung tao, humihila sila ng ibang staff, ibang nurse, ibang medtech, ibang doktor sa ibang department. Kumukuha sila, alam ko, may yung dentist ako, nag-alaga ng COVID patient. Yung mga may kilala ko, pediatric nurse, nag-alaga ng COVID patient. Galing sa iba't ibang department. Tapos, kaya nga, since naghahalo-halo na sila, at ang bigat ng at masyadong infectious yung Delta variant, dapat i-consider na natin na lahat sila, lahat ng mga pumapasok sa ospital at saka sa quarantine centers, ay lahat na sila dapat i-consider na mabigyan nitong hazard pay at saka yung mga ibang benepisyo na hinihingi sa atin ng ating mga nurse. Sana ano po yung nakikita yung remedyo na nakakabahalang sitwasyon doon ho sa mga ospital ngayon, sapagkat ayon nga ho sa datos ng DOH,
nasa 75% ang okupadong ICU bed sa buong bansa. Yung 75% ay buong bansa. Mm-hmm. Pero kung titignan mo yung malalaking lungsod, mm-hmm, eh halos puno na ang kanilang mga ICU, halos mm-hmm puno na. Dito sa Maynila, ang dami na talaga dito sa NCR, mm-hmm, ang dami na ng malalaking ospital, nagsabi na sila, hindi na sila tumatanggap ng pasyente dahil wala na talagang paglalagyan. Mm-hmm. Kaya nandun na tayo, ganun na yung sitwasyon natin dahil talagang ibang klase itong Delta variant, talagang mas matindi ito at kailangan talagang bantayan. Pero ngayon, kaya nga sinasabi ko, paano ngayon kung kahit ano pang gawin natin, kung wala yung ating mga nurse, kung wala yung ating mga frontliner, mga doktor, mga medtech, kung wala sila diyan at sila'y nag-aalala sa kanilang benepisyo, sa kanilang hazard pay, paano natin mapapatakbo ng maganda ang ating ospital kahit na 100% na? Kasi kailangan din natin maunawaan, maintindihan din yung sitwasyon na alam din yung tingin natin si doktor, si nurse, si ganito. Pero huwag natin kinakalimutan, may pamilya yan. May mga sinusustentuhan yan. At kung talagang wala na silang pagkikitaan, karamihan ng frontliner, silang breadwinner ng pamilya. Kung nag-aalala sila doon sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay na hindi makakakain o magkakaproblema sa mapapaalis sa kanilang bahay, o maibig o maputulan ng kuryente, itong mga ganitong mga problema, hindi sila talaga hindi natin masisisi na wala sa hindi 100% yung kanilang ginagawang trabaho. Tayo man ay mga head of family, sabihin natin, tayo mga head of the family, pag inaalala mo pamilya mo, talaga kahit pa paano, nadidistract ka sa trabaho mo. Then, syempre, pamilya mo yan. And that's why, itong mga taon to, may mga pamilya yan. Kaya dapat para maging full force ang kanilang pagtrabaho, asikasuhin naman natin, ayusin naman natin ang suporta para sa kanila. Nang sa ganun, hindi na tayo nag-aalala na yung mga ospital, kahit na napupuno, ay hindi nagagawa ang serbisyo, hindi nabibigay ang serbisyo para doon sa mga pasyentong pumapasok doon sa kanila. Apo, saan meron ho kayong press release? Nananawagan ho kayo na isama na ho yung mga guro doon ho sa mga priority list ng vaccination program na ano hinakikita yung pangangailangan ho dito? Dahil ito, lumalabas nga na issue ito dahil dumarating ang pasukan. Kulang-kulang dalawang linggo, may pasukan na. At yung akala natin, napapag-usapan ngayon yung face-to-face na schooling. Pero baka mahirapan pa tayo dahil dito sa Delta variant, talagang delikado. And Delta variant kasi, hindi kagaya ng dati, hindi ba yung dati, yung unang pumasok na COVID dito, parang hindi masyadong tinatamaan yung teenager at saka yung mga bata, kahit na yung 30 and below. Parang hindi masyadong tinatamaan. Itong Delta variant, tinatamaan na talaga lahat. Napakabilis. Pati bata, pati sanggol. Meron akong alam na sanggol na ICU. Dahil nga sa COVID. Kaya ibang klase ngayon itong Delta, kaya talagang alalahanin natin na masyadong madaling kumalat ito. Ngayon, pagka may blended learning, yung ating siguro karamihan magiging blended learning, ay kailangan pumunta yung guro, pupunta sila sa bahay ng estudyante para i-deliver yung mga materials na gagamitin ng estudyante. Kung hindi naman, pupuntahan sila sa yung guro, sila ang magulang o kung sino man, ay pupunta naman doon sa guro para kunin yung materials. In other words, yung guro naka-expose sa maraming tao. At eventually, siyempre, dapat consider natin sila na frontliner. Kasi exposed nga sila at kung magbago ang sitwasyon at magkaroon na ng face-to-face, ma-expose sila sa mga bata, baka sila pa ang maging spreader. Kaya alam naman natin na kailangan na kasi
ang sitwasyon ng guru ngayon ay talagang napakahirap. Apa? At ang daming yung mga nakakausap ko, sinasabi sa akin, ang bigat na ng workload nila. High stress na yung kanilang trabaho ngayon. Hindi kagaya ng dati na nakasanayan nila. Dahil bago lahat eh. Wala naman, isipin mo, yung mga teacher natin, wala naman silang training na sinabi, yung pag-aaral ulit, yung pagtuturo ninyo, sa internet yung gagawin eh, mula ngayon. Di ba? Nung nasa educational college, wala naman sinabing ganun, wala naman tinuro sa kanilang ganun. Kaya bago lahat ito, kaya talagang overwork lahat ng ating mga guro. Eh, alam naman natin, pag hindi ganun natutulog, hindi ganun kumakain, bababa yung immunity, ay baka tamaan sila. Kaya we must consider them frontliners kasi high risk din ang kanilang ginagawa. Apa? Dahil na-expose sila sa maraming tao na hindi hindi tayo nakakasiguro na na-test na yan. Di ba? Karamihan naman sa atin hindi na-test. So, hindi natin nalalaman kung sino yung mga kaharap nila na yung iba dyan, baka may dalang COVID. Apa? Baka mahawa sila. So, dapat talaga sabihin natin, mga guru, frontliner na yan. At dapat ilagay sila sa priority ng pagbakuna. Apo, at Sen, kambi naman ho tayo ng paksa. At ano ho reaction nyo? Nangyayaring tensyon o kaguluhan ngayon dyan ho sa Senate hearing regarding ho dun sa mga overprice. Talagang, titignan natin, hindi pa naman kasi tapos ang investigasyon, nagkakagulo na. Kaya nga yung isa sa nakita rin, yung sa COA, yung napag-usapan natin kanina, yung SRA, yung hazard pay ng mga nurse. Nakita naman diyan na doon sa auditing ng COA, may lumabas na may unobligated na pondo, unobligated funds ang DOH na billion-billion. Kung hindi naman talaga unobligated nga, hindi naka-earmark nga ito para sa isang project o para may bibilhin, nandiyan lang, nakaparking lang dun sa kanilang banko, dapat nandiyan pala yung pera, gamitin na natin dun sa SRA. Yun ang isa sa mga nakita dyan. Kaya palagay ko pwede na nilang gamitin 'yon para sa mga ating nurse. Pero maraming pang ibang issue tungkol diyan yung COA report at yung iniimbestigahan natin ng Senado at saka ng House. Ngunit sa aking palagay at hindi naman pabayaan natin ang investigasyon na tumuloy para tingnan natin kung talagang nagka-problema, kung anong may nagsala, meron nang malfeasance, meron na hindi tama ang ginawa. Importante yan para gagawin natin hindi na maulit. Apa? Ngunit huwag natin kakalimutan na habang nag-iimbestiga tayo, nasa gitna tayo ng pandemya pa rin. At ito na yung pinakababigat na wave ng pandemya na ito dahil sa Delta variant. Kaya kung ano man ang mangyari sa investigasyon, huwag sanang mapatid ang COVID response ng ating gobyerno. Apa? Sana patuloy ang support ang binibigay. Sana patuloy ang pag-procure at pagbili ng mga baksin para maibigay na sa taong bayan. Apa at panghuli na lang sana hindi malihis ang pag ang atensyon ng ating DOH at mapunta ngayon sa investigasyon lamang at makalimutan nila na meron silang katungkulan na sikasuhin muna nila, unahin muna nila ang mga pasyente at yung bakuna at lahat ng mga issue na nandiyan dahil nga sa COVID. Apa? San panghuli na lang at marami nagtatanong kumbaga kung isa-isahin natin kulang ang oras natin sa programa, tanong lagi nila ano ba ang plano Carex ni BBM sa 2022 o kung di ko kaya yung sagutin Senator Bong. Well, talagang plano ko, itatakbo ko sa darating na halal. Tatakbo ako sa national. Unit, kung ano ba exactly, kung sino kasama, sino yung mga magiging kalyado, yan hanggang ngayon ay masyado magulo kasi itong naging eleksyon natin ngayon. Nagitna sa pandemya. Talagang naiba lahat ng pampanya, lahat ng dating ginagawa natin, hindi na natin magagawa. So, tapos,
na ngayon pa lang sa buong kasaysayan ng sa politika sa Pilipinas na yung patapos na presidente ay gustong tatakbo ng vice president. Mm-hmm. So, ano na ngayon na magiging epekto yun, di ba? Hindi pa naging maliwanag ang mga sino magkakaalyado lalo na sa partido. Mm-hmm. Kasi kung titignan natin yung mga malalaking national party, ay hindi pa talaga nasasabi. Pwera na lang siguro PDP laban. Mm-hmm. Pero sinabi talaga Bongo at saka Duterte. Pero umatras naman si Senator Bongo. Mm-hmm. So walang presidente sila ngayon. Vice mm-hmm. president nila si Duterte. Kaya napakagulo at mm-hmm. napakabilis. Halos araw-araw may bagong development. Kaya mm-hmm. binabantayan natin lahat dyan. Pero siguro dahil malapit na talaga ang filing, mm-hmm. ay malapit na medyo papalapit na ako sa desisyon ko. Mm-hmm. Medyo nakikita ko na kung paano dapat gawin. Pero titiyakin ko na lahat ng magagamitin ko, uubusin ko, mm-hmm. bawat kung anong panahon ang, mm-hmm. ang maibigay sa akin bago mag-file, bago mag-desisyon. Apo, at kumbaga, konting panahon na lang at kayo na mismo magdi-decision para sa taong bayan na, Senator Bong. Sandali na lang yan. Sandali na lang yan. Apo, at kami nagpapasalamat po, Senator Bongbong Marcos. Sen, mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Rex. Maraming salamat at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Maraming salamat po. Rex Cayanong sa Target on Air. Ako, napakaraming tekso dito. Yan ang tinig mga kaibigan ni former Senator BBM at si Bongbong Marcos. Yan ang susuporta namin. Garik dito ho kami sa Tanay Rizal. Eh, mismo si BBM na ho nagsabi, kumbaga ang tabayanan ho natin. Ha? Kasi araw-araw meron ho development. Gaya lang ho dun sa tatakbohong Vice President at napakarami. Bementakin mo si Sunny Angara, si Win Gatchalian, naandiyan pa ho si SBD. Kasi nung una sila ho yung plano mag-tandem di ba? Bagamat nabago ho yung kamada, pero sa kampo ho ni BBM, kumbaga tatakbo ho siya. Hindi lang ho natin alam kung ano ho ang tatakbuhin ho niya. Kung presidente o vice president, di ba? Ang tabayanan ho natin ha. Mahirap hong pigain ho yung mama Eh, kumbaga kahit anong gawin ho nating tanong ho sa kanya, isa lang ho sasabihin ho niya. Diba mag-antay ho tayo, ha? Oras sa Pilipinas sa 3:55 ng hapon. Rex Cayanong sa Target on Air.